Ito mga kapamilya, kukuha ko ng postal ID. Ngayon, bakit ka nilalagyan? Yung yung barangay clearance, bakit ka nilalagyan? Kasi sabi nila online. May nagbigay sa amin na advice yung guard doon sa postal ID. Kung wala kayong barangay clearance, police clearance na lang. Kaya, itong yung nakuha namin, yung police clearance. Ito, minum ka na marami. Yan. Para magamit namin sa postal ID. Tapos, ito, mayroong ID kang makukuha. Makukuha mo ka agad dito sa police clearance. Huh? Set na ito, set. Ayan. Ito na siya, police clearance. Pero, good for 6 months lang. Good for 6 months lang ito. Then, kailangan ang birth certificate. Kung married kayo, kailangan ng marriage contract. Ngayon, pag single naman, ang kailangan daw, pag lalaki, barangay clearance, saka birth certificate ang kailangan. Ngayon yung postal ID, makukuha nyo ng 1 week. Merong 1 month. Ngayon, ang ginawa ko na lang, kasi wala naman ako dito, 1 month na lang. Nagbigay na lang ako ng authorization na sila na lang kumuha. Ayan, mga kapamilya. 6 months lang yung police clearance. Kaya siguro to police clearance nila ay 6 months lang. Halimbawa, baka gumawa kayo ng hindi tama, machichik kayo ngayon. Kaya every 6 months lang ito. Tapos yung bayad niya, magkano nga ito? Magkano to? 250. Ah, 250 lang pala. 250 ang bayad dito. Pero yung postal ID, binayad namin ay? 504 pesos. 504 peso, 1 month yun. Yun, mga kapamilya. Okay. Good morning, everyone. Lalabas muna kami. Mag-window-window shopping kami sa baba. Maaga pa ngayon dito. 8:45, mga kapamilya. Labas muna kami kasi bibili kami ng Kung may mga ipis pala sa bahay ninyo, bumili kayo ng laurel. Ikalat niyo sa mga tabi-tabi saka naptalina. Yan mga kapamilya. Labas muna kami. Samahan niyo kami. Bye-bye. Good morning, good morning. Lalabas muna kami. Akit pala kami sa taas. Doon sa kabilang unit. Akit muna kami. Kami ay bibili kami ng grocery kami. Maaga pala ang bukas dito ng grocery. 8 o'clock na. 8 o'clock na. Matagal yan. Bakit ayaw gumana doon? Pwede pa tama din yung susi. Para kaming mga ano ba yung ganito yung suot mo? Yung parang ano ba yan? Ano tawag nito? Yung face shield? Tayo nasa space ship. Oh, grabe, no? Pag-awa ng Diyos. Matapos na yung aking parusan ganitong face shield. Pag umuwi ako, wala ng face shield. Ay, nako. Siguro si Busing, pag naganito dito, patay na. Labo. Mas lalong malala ang... Malala yung ano nun, yung mata. Kung malabo mata ko, mas malabo yun. Eh. Paano na kaya? Mahirap huminga. Sa ganito. Punta kami mga kapamilya doon sa isang unit. Huwag mong magiging ko sa amplar. Akit muna kami. Ito mga kapamilya, nandito kami sa kabilang unit. Kasi dito dapat kami mag-meeting ng nakaraan. Ayan. Ito mga kapamilya yung dati kong tinirahan. Ngayon ito yung ipaparent ko. Yeah, electric pump. Tapos, nung nakaraan nagalit ako, dapat dito kami mag-meeting. Mga kapamilya, baka gusto niyo dito,
Sino dito mag-rent? Ayan o. Kumpleto sa sagamit. Ayan yung main door. Ito. Ito mayroon na ng kasamang kalan. Ayan. Yung electric stove. Mayroon na rin siyang exhaust. Ayan. Tapos yan, bala na kayo kung anong ilagay ninyo dyan. Ayan, mga kapamilya. Ito. Ayan. May kasama na rin siyang, hindi ko pinatayo, patay kayo dyan. Kaya pinatay ko yung sinindi ko lang ngayon. Ah, okay. Ayan. Sure? Ay, ba't mo sinindi? Papaalo tayo. Eh, okay na yan. Malong tayong TV, pakita yung TV. Hindi na. Bababa tayo. Sabihin. Ayan, mga kapamilya. Sabihin, di gumagana. Ayan. Kumpleto na siya sa gamit. May TV na kayo. Saka ano ba yung binili ko dyan? TV plus ba yan? Hindi. TV. Ano yan? GMA7. TV7? GMA. GMA7 daw yan, mga kapamilya. Ayan. Binilan ko rin para pwede, ano ba, pag Pilipino yung nag-re-rent or tag-ibang bansa yung asawa ninyo sa rin Pilipina, pwede na kayo manood yan ng TV. Meron na rin. Saka yung transformer, kasama na rin yan. Kasi yung mga gamit namin dito is 110, yung TV. Yan. Tapos yun yung kwarto, mga kapamilya. Ito. Ito naman yung dati kong tulugan. Ayan. Ito yung isang room. Ayan. May aircon na rin yan. Ganyan. Tapos ito naman yung cabinet, mga kapamilya. Yun. Yan. Tapos ito na rin yung dining, mga kapamilya, kasama na yan. Saka yung carpet, ito. Tapos itong rep, maliit lang binili namin, bago yan. Hindi pa nagamit. Yan, may washing. Kasi bakit itong gusto kong washing? Halimbawa, yung mga white na mga puti yung damit, pwede nyo ibabad. Kaya yung microwave, bago din yan. Yung rice cooker, saka yung water heater na pag nag- ano kayo ng coffee. Yan lahat na iwan dito yan. Ayan. Ito yung ipaparin ko. Mga kapamilya, ano lang, PM lang kayo, mag-mail share sa akin. Yung isang room kasi may mga gamit, kaya hindi ko mapakita sa inyo. Two bedrooms to, mga kapamilya. Tapos ito naman yung toilet niya. Ayan. Hello kayo mong ano ng ano, towel. Ayan. Nilalagyan kayo ng shampoo. Meron din siyang salamin. Ayan. Ayan yung salamin niya. Ito yung pagka-toothpaste niya. Toothbrush kayo. Meron na rin yung heater. Ayan, may heater na rin siya. Kaya kumpleto ito, mga kapamilya. Ayan. Siyempre, pag taglamig or sanay kayo sa ibang bansa na may hot water, meron na rin sampayan. Ayan. Kaya kumpleto siya, mga kapamilya. Maganda dito kasi sa baba, meron ng halimbawa, nagugutom kayo, tamad kayo magluto. Mayroong restaurant dito sa baba, may grocery, may 7-Eleven ng 7-Eleven. Mayroon din ditong Watson. What, ano? Watson. Pasensya na talaga kayo, ha? Masanay kayo sa akin kasi bulot talaga ako. May family mart. Baliktad yung aking ano. Ayan. Maganda dito, mga kapamilya. Ito yung dati kong tinira. Nakita naman ninyo ito sa ano ko. Sa aking YouTube. Kasi ano po lang siya. Yan yung mga ilaw, yan ganyan ang ilaw dito. Saka yung ilaw din pala dito, ganun din. Teka. Yan yung mga ilaw. Yan. Yan yung mga ilaw dito. Ngayon. May cabinet na rin. Kompleto. Ang dadali lang ninyo dito, ano, mga plate nyo, baso, ano pa, damit, siyempre. Yan lang ang madadala ninyo kasi lahat may gamit na dito. Yan lang, mga kapamilya. Okay. Ang rent pala dito is 45,000 peso. Yan. Ano tawag na dito? Fully furnished ng ano, kundo to ha, condominium. All in. Kaya ano, kung gusto niyo mag-rent dito,